Magandang araw mga ka-farmers. Kaway-kaway sa inyong lahat. Napakainit ng panahon. So yun, nakikita nyo. Sa una kong vlog, wala pa yan. Yung wall light na dalawa, kabilaan, katatapos lang ilagay ngayon. At saka yung ating TV is nakahang na. Kasi sa una, masyado akong kinakabahan kasi yung ating mga chikiting ay palaging naglalaro baka mahulog. At saka yung ating shower, kasalukuyang ginagawa yung kanyang abang para sa tubig para maikabit na yung ating shower. So ipasilip natin sa inyo yung ating munting bahay kobo. Ito yung ating wall light na kakakabit pala ngayon. LED light po ito. So tipid sa kuryente. Mamayang gabi, papailawin natin. Dalawa po yan. Oh. Ayan. Unti-unti nang mabubuo. Meron tayong downlight. Dalawa po yan. At ipapasilip po sa inyo yung loob ng ating bahay kubo. Ito na. Oh. Ayan. Nung una kong videos, yung ating TV ay nakapatong dyan. Ngayon ay nakahang na. Katatapos lang. Medyo makalat kasi napagawa natin si TV. Oh. Pagod na rin. Lalo na si Troy TV, pagod na. Ayan. Pag inayos natin yung ating munting tahanan is maganda na to. Kulang na lang ng mga gamit. Bibili pa tayo ng wardrobe para sa ating mga gamit. So, ayan. Ang ginawa ko sa aking TV, hindi ko nilagay sa center mismo. Kasi baka sakaling tumulo yung ating aircon, matutuluan. Ayan. Ayan yung kanyang itsura. Sa tingin nyo, ayos na ba? Kunting tiis na lang at mabubuo na rin ito. Munting bahay lang, ayos lang mga ka-farmers. Hindi natin kailangan ng malaki para mayroon lang tayong matulogan. Yan yung ating shower. Kailangan ng konting adjustment kasi ang gumawa magaling. Kaya yan. Ito yung sinasabing saan aabot ang iyong 400,000. Meron na din tayong blinds at yan yung ating source of electricity, ating mga fuse. Ito yung ating ilagyan ng remote ng aircon.
sa mga ka-farmers, sa mga OFW, sa OFW dyan na gustong mag-invest, saan ba aabot ang inyong 400,000? Yan, maliit lang. Maliit lang, may CR. Meron tayong ilaw na sakto lang na magiging maliwanag. Maraming ilaw to. Ayan na. Kaso hindi lang pinapailaw masyado kasi pagastos sa kuryente. Kaya pinapatay ko pag-araw. Pero pag gabi, pwede. At saka meron tayong mga bisita. Ayan. Kaway-kaway sa ating mga OFW na gustong magtayo at magsimula ng munting tahanan. Hindi ko pinapakita dito banda kasi nandito yung aming mga higaan. Kasi dyan banda, ayan, ayan. Dyan pa yung aming maunang. Sa likod ng ano na to, ng pintuan, dito yung ano, kama. Yan ang magiging kama. Iingay ng mga chikiting. Dito yung magiging kama. Dito yung munting sala namin. Pagnanood ng TV. Kulang pa ito ng bench na upuan. Meron na kaming dalawang upuan na ano, napakaganda. So, pakita natin yung ating sa labas. Ito yung aming parking area. At saka dito naman yung sala. Kailangan ko dito ng sala seat. Dito yung aming parkingan. Ayan. Pinatalis na namin para malinis. Ayan. Ayan yung dalawang bintana namin pinagawa. Medyo madami pa. Ayan. Hindi ko masyadong pinapakita lahat kasi meron tayong nakasampay. Dami nakasampay, oh. Kailangan naman pag nasa Pilipinas, ganun talaga. Saka ito yung ating gate na pinagawa natin. Ayan. Pakita natin sa labas. Puntahan ko siya sa labas. Ito pala yung aming screen door na pinalagay para pag sakaling mainit ang panahon, ayan, nakalak. Ito. Ayan, yan yung aming 5,000 po ang halaga niyan kasama na yung paglagay para pag mainit yung hangin mas makakapasok at saka may screen para yung lamok hindi makakapasok. So, ayan. Ayan ang aming screen door. Lakman natin kasi mainit panahon. Maya, maya. Ayan. Ba't ayaw? Ayaw makasama. Ayan. Saka ito yung pintuan. Ayan. Ito yung aming gate na pinakustomize namin. Umili lang kami ng bakal at nag-hire kami ng magwi-welding. Iwan ko bakit nilagyan pa ito ng doorbell. Parang napakalaking bahay. Ano? So ito na. Meron nakalagay na tila kasi meron kami mga underwear na nakalagay dyan, nakasampay. Kaya sa mga dumadaan. So, ayan. Ayan yung inabot ng aming almost 400,000 na munting bahay. Ayan. So, sunod na panahon, pag nagkaroon tayo ng munting pira, lalagyan natin ang second floor. Ayan. Pakita ko yung likod. Ayan, done. Sa likod, wala pang pintura. Dito lang muna. Dahan-dahan lang mga ka-farmers. Kung ano lang ang ating kaya. So, pwede na. Hindi na masama. Yan, meron na yung abang sa taas. Importante sa loob muna. Natapos na at malinis na. So, yan na yung ating gate. Hanggang dito yung ating tiles. Sabi ni Papa, huwag muna natin ipatiles. Siminto lang. Pero sabi namin na mag-partner. Eh, patalas natin para malinis. Tingnan. So, ayan. Pag yung mga bata naglalaro dyan, at saka sakaling meron tayong ipark dyan, ngayon, motor lang muna yung nakapark dyan. Tapos sunod, baka Land Cruiser na. Joke lang.
Pero dito ako bumili, merong ano, merong doorbell. Pero okay na rin. Lock siya. Nabaso kasi plastic man lang. Yan lang pala ang technique pag nagputol na ano. Pag masikip. Pag mga dikitan. Iba talagang expert. Eh, siyempre, habang nagtatrabaho, may da kasi nabot yung times nga, mapuri mo eh. Sabi na kung isip, may paulan mo ang tanggal. May tanggal sa plastic, wala na sinabi ko. Plastic, wala yung tigilin matutunan. Ang paso na. Ko ano ang resulta nito. Kikita nyo pag natapos ito na ano na ito. Ano ba? Ito na mga ka-farmers. Ayan. Tapos na. Oh, medyo ano pa basa. Ayan. Okay na. Pulido-pulido ang gawa. So, siguro bukas or sa susunod na araw ay may lalagay na yung shower. So, yun. Tayo muna yung maglilinis ng CR kasi madumi.